taas, pinipilit yung pasukin, mahanap lang yung lungga ng daga. Daga ka nga pala nung kinupkup ka namin ni Froilan. Pero huwag ka mag-alala, barya lang naman ang sisingilin ko sa'yo eh. Ang usapan, kukunin mo sa amin si Shine at hindi ka na makikialam sa amin kahit kailan. Magsilayas kayo ngayon dito! Layas! Mommy, she's coming! Demonyo ka talaga, Vicky! Sa susunod na dumating pa kayo dito at magpakita kayo, hindi lang yan ang aabuti ng mga anak mo! Kapag may nangyaring masama sa anak ko, papatayin kita! Ma'am, sandali lang po. Dito muna kayo. May tawag po sa amin. May ninakaw daw po kayo kay Mr. Santos. Eh, kami pa nga yung ninakawan eh. Yan yung mga magnanakaw na sinasabi ko sa inyo. Buti na lang talaga, nahuli ko sila. Tandaan niyo yung mga pagbumukha nila at huwag na huwag nyo na silang papabalikin dito. Huwag kayong panghinaan ng loob. Nandito ang mami nyo. Huwag kayong mag-alala. I will protect you. Hindi habang buhay eh, nakakaangat yung babaeng yan. Babawian natin yung Vicky na yan. Pupunta tayong Amerika? Yes! Diba nga, matagal na natin itong pinaplano. Hello, Cecil. Hindi ko kasi matawagan si Victoria. Hindi sinasagot yung telepono. Alam mo ba kung saan siya pumunta? Rigor, wala na dito si Vicky. Nasa States na. Ano? Bakit naman ganun? Hindi man lang siya nagpaalam sa akin. Para namang wala kami pinagsamahan, no? Rigor naman, alam mo kung ano man yung nangyari sa inyo nung Mars ko, aksidente lang yun eh. May asawa na yung tao, kaya kung ako sa'yo, kalimutan mo na siya. Sige, salamat, nurse. Excuse me, ikaw ba si Rigor? Ako ba? Bakit ako? I'm Attorney Marasigan. Family lawyer ako ng taong gustong kumausap sa'yo. Actually, matagal ka na niyang pinapahanap sa akin. Ganun ho ba? Sino naman ho yun? Akala siguro ng Kuya Rigor niyo, nakalimutan na natin siya. Oo nga po, Mami. Dami na po nangyari sa labas. Pero sigurado po ako malakas na po yung si Kuya Rigor. Sanay si Rigor sa kalye. Baka balang araw, mapapakinabangan natin siya. Teka lang po. Excuse me po, nurse. Nasaan po yung pasyente dito? Na-discharge na, may sumundong lalaki. Kamag-anak yata niya. Ha? Naku, hindi na natin naabutan si Rigor. Mami, baka hinihintay po tayo nun. Tapos baka inakala po niya na hindi na tayo babalik. Bayaan na natin siya. Kung ganun, hindi na pala magsusolo si Rigor. Tama ho kayo. Tagal na po naging malungkot ni Kuya Rigor eh, simula nung nawala po yung kapatid niya. Siguro oras na rin po para maging masaya po siya. Palamig muna tayo dito. Pero kailangan atang maghanap na tayo ng masisilungan. Baka uulan at nakakaawa itong mga bata. Dali lang, Lola. Bili lang tayo ng konting makakain. Magkano ba ito? 5 piso? Lahatin nyo na ho ito. Lola, nandito nga ho tayo sa isang eskinita. Ay, mukha atang maingay eh. Baka hindi kabagay-bagay. Sandali lang. Pero mahaba na yung nilalakad natin. Wala namang nag-alok sa atin na makikitira tayo libre. E paano ba yan? Ha? Mukhang hindi ko nga ho yata kakayanin dito patuloy ng mga anak ko. Lalong magmumukhang mga basasisiw yung mga anak mo pag nandito tayo. O sa bagay, baka mura dito kung ano tayo. Sito na lang tayo. Sige, magtatanong tayo doon tayo sa looban. Baka sakaling meron mo tayo matutuluyan. O, sige. Sige, ho. Kikiraan, ho. Tabi-tabi mo. Ay,
dahilan. Don't tell me. Hanggang ngayon, iniisip mo pa rin yung mga batang yon. Sila naman talaga yung dahilan kung bakit ayaw mo umalis ng Pilipinas, eh. Naisip ko lang kasi na sana nalaman ko muna na maayos na yung mga bata bago tayo umalis. Alam mo, dapat kaya hindi mo na iniisip yung mga batang yun, eh. Dahil magkakaroon na tayo ng anak. Ng sarili nating anak. At yung attention natin dapat sa kanya nakafocus. Hindi dyan sa mga batang hindi mo naman kaano-ano. Hoy! Pong ko yan! Lintik! Talo na naman ako! Shit! Oh, halo na! Halo na! Halo na! Bilisan nyo! Nakakainis! Tao lang! Hindi na ako nanalo! Lintik ka! Malang, mawalang galang lang po. Kayo ba yung may-ari ng paupahan? Kasi o, napagtanungan mo namin dyan sa labasan, kayo daw po. Oo nga, dalawang buwan re-renta. Dali na, kina, natatalo ko. Pwede kong ano, kami na lang manirahan dyan, pero yung renta ko, tupalo na lang mo. Ano? Tupalo? Natatalo lang nga yung tao, tupalo pa? Ano ka ba? Manulugin ni gasok sa inyo, no? Ang lakas-lakas nga ninyong nagpapatalo dyan. Eh, konting tulong lang naman ang hinihingi niya. Hoy, bulag. Baka gusto mong ipalit ko yung pizza sa mata mo. Tumigil ka dyan, ha? Wala, huwag yun akong patulan. Wala nang libre ngayon, ano? Ano kayo? Huwag sila ayos nga kahit minamalas ako sa inyo. Alis, alis na sila talo. Manang, baka pwede yung makiusap naman ho sa inyo. Sige na naman ho. Pumayag na po kayo. Sige na po. Ay, nako. Hindi. Malis na kayo. Alis na, alis na. Minamalas ako sa inyo talaga. Layas, layas. Ay! Leka! Ha? Pwede kayo na! Pwede kayo na kayo! Lapit kayo dito! Lapit kayo dito! Toy! Eh! Oh! Pwede naman. Sayang na ako. Talaga po? Ay, oo! Pero may kapalit. Tintas ng bata. Akin na. Shine, ngayon ko lang nakita to ah. Sino nagbigay sa'yo nito? Matagal na po to, Mami. Binigay po to sa akin ni Daddy. Kaya lang hindi ko po hinuhubad. Kung kailangan po natin to ngayon, okay lang po sa akin. Matanggal po, Mami. Sigurad. Opo. Dali na! Bagal! O, ayan. Matitirayin nyo na po ba kami? Ay! Oo, agad-agad. O, dyan muna kayo, ha? O, paumagan, ha? O, walang tatayo, ha? O, at tumayo sa akin, sapak! Tiba-tiba tayo dito. O, ganda. O, gold-gold, di ba? Gold-gold, di ba? Pasensya na mga anak, ha. Alam ko, importante sa'yo yung kwintas na yun. Mami, okay lang po yun. Happy nga po ako kasi po nakatulong ko sa inyo. Kayo mag-alala. Pag nakahanap ako ng trabaho, mas malaki-laking bahay ang kukunin natin dito. Ano niyo po, Mami? Okay rin naman na po ito. Kisa naman po nasakali tayo. Nasa malaking bahay nga po kami noon. Inaapin naman po kami ni Ate Vicky. Malaki rin naman po yung bahay ni Tito Efren. Kaso po pinapahirapan niyo po tayo doon. Kaya Mami, okay na po ito. Okay lang po kahit maliit. Basta po kasama namin kayo at wala hong nagpapahirap sa atin. Salamat mga anak. Alam nyo, kayo lang talagang nakakaunawa sa akin.
sa lahat ng mga pagkukulang ko. Napakaswerteng nanay ko na kayong mga naging anak ko. Mahal na mahal ko kayo. Second year college po ang natapos ko. Pero nakahawak na ako ng negosyo nung magkasama pa po kami ng asawa ko. College graduate ang kailangan namin dito. Kasi baka na mag-apply. Sir, kahit kahera ho, kaya ko ho yun. Sige na, may aasikasuhin pa ako mga customers. Sir, kahit ho, waitress. Kailangan ko lang ho ng trabaho. Sir! Diba itatapon mo na lang to? Pwede sa akin mo na lang ibigay? Sige po. Kuha lang po kayong sabon. Salamat. Sigurado po ako, gutom na rin po kayo. Ito po, para po sa inyo to. Ayos lang ako. Sige na, sa'yo na yan. Kinakain naman nila ako doon kanina sa restaurant na ina-applyan ko eh. Kain lang kayo. Sigurado ba kayo? Baka kayo naman ho yung magutom yan. Marami pa naman ho yan eh. Olivia, sumalo ka na. Ayos na ho ako. Masaya na ako kung nakikita ko kayong kumakain ng maayos. Buti nga eh, napakain ko kayo ng ganyan eh. Kampante na ho ang puso ko nung nakikita kong may laman ng sikmura ninyo. Sige, kain lang ho kayo ng kain. Kayo. Hindi na baling hindi ako makatulog. Basta mahalaga, komportable kayo sa pagtulog ninyo. Gusto nyo ba, kantahan ko kayo para makatulog kayo, ha? Yes, Mami. Naumas na po namin yun. Pupuntahan. Meron. Fee si Daddy. Kailangan natin siya makausap.
Kuya, gusto mo ba bang mapagalitan tayo ni Mami? Ayaw na niya tayong bumalik kila Ate Vicky kasi baka kung anong gawin sa atin nun. Hindi naman natin siya kailangan makita eh. Si Daddy lang yung kailangan natin makausap. Kaya abangan natin siya. Tsaka, hindi ito malalaman ni Mami para hindi siya mag-worry. Faye, hindi magiging magandang buhay natin dito. Si Daddy, siya na lang yung magiging way para makatakas tayo dito. Daddy, tutulungan niyo tayo makaalis sa squatter and I'm sure nabibigyan pa niya tayo ng bahay. Hindi tayo magtitiis sa squatter. Tara na. Doorbell Cafe. Tao po. Tao po. Tao po. Daddy, parang wala namang tao eh. Langay. Boy, boy, boy! Wala na nakatira dyan. Po, bakit po? Nasaan na po yung may-ari ng bahay na to? Nasa Amerika na eh. Doon na nga daw sila titira, balita ko. Hindi na sila babalik dyan. Binibenta na nga yung bahay na yan eh. Sige ah. Ano na rin si Daddy? Daw siya babalik. Kuya, sino natutulong sa atin ngayon? Wala na. Ano na natin matutulungan si Mami niyan? May natutuluyan niya tayo sa squatters. Pero maraming loko-loko dun eh. Hindi tayo mapahamak dun, Faye. Hirap-hirap ng buhay dun. Ba't pa parang galit sa atin yung Diyos? Aneta, pag-asang gumanda pa yung buhay natin. Sabi ni Mami, dapat maging strong tayo. Kasi sa atin na lang siya umaasa. Tayo na lang yung masasandalan niya. Kuya, ayoko rin namang nahihirapan si Mami. Ano, Kuya, paano? Kuya, anong gagawin natin? Dapat hindi tayo sumuko. Patulong-tulong tayo palagi. Kasi lahat to kakayanin natin. Kasi ngayon kasama na natin si Mami. Tanya. Yes, Mami, Ate and Kuya went to Daddy. Ano? Bakit hindi sila nagpaalam sa akin? Delikado sila kay Vicky. Paano kapag may nangyaring masama sa kanila? Mabihira na itong mga batang to. Oh! Bakit hindi kayo nagpapaalam sa akin, ha? Paano kapag may ginawang masama sa inyo si Vicky? Ang titigas talaga ng mga ulo ninyo. Bakit hindi kayo nakikinig sa akin? Sorry na po, Mami. Wala na po kami may isip na ibang paraan para makaalis tayo dito, eh. Mami, hindi na po yun mauulit. Sorry po. Sorry! Yan lang masasabi ninyo. Paano kapag may ginawang masama sa inyo si Vicky? Masisave ba kayo ng sorry ninyo? Pambihira naman kayo. Ginagawa ko naman ang lahat para maging maayos ang buhay natin. Bakit? Pagod na ba kayo sa miserableng buhay natin? Kaya kayo pumupunta dun sa daddy ninyo dahil kaya niyang gawing maginhawa ang buhay ninyo? Mami, kung ganun po kami kahina, sana hindi po kami tumagal sa alin ng kamilang. Sana bumigay po kami.
Sana bumigay po kami kagad. Pero mami, kinaya po namin. Kasi umaasa po kami na makakasama ka po namin ulit. Na makikita ka namin ulit. Mami, nagawa lang naman po namin yun. Kasi gusto ko na po kayo maalis dito sa squatters na to. Pero mami, hindi na po mangyayari yun. Kasi po umalis na si Daddy. Kasama po si Ate Vicky, nagpunta na po sila sa States. Pero mami, kung andito po si Daddy, hindi ka po namin iiwan para nga magkaroon ng magandang buhay. Kasi mami, ang tagal po namin kayong hinintay para makasama. Kaya hindi ka po namin ipagpapalit sa pera. Justin! Justin! Sa loob ko na kayo palang sumalo sa responsibilidad namin ng daddy mo nung mapunta kayo sa kalsada. Nagawa pa kitang sumbatan. Para kasi akong papatay nung ikwinento niyo sa akin na ginawa sa inyo ni Vicky. Ayoko nang mangyari ulit yun sa inyo. Kasalanan din naman po namin eh. Mami, sorry po. Sorry po sa nagawa ko. Sa nagawa po namin ni Faye. Sa mga nasabi po namin, sorry po. Mami, gusto lang naman po namin makatulong eh. Makatulong po sa iyo, Mami. Anak, wala kayong dapat gawin para tulungan ako. Alam ko, mahirap ang buhay natin. Pero sa tingin ko naman, kaya nating mabuhay kahit wala ang daddy ninyo. Lola, saan po kayo pupunta, Lola? Aalis na ako. Aalis na ako. Lola? Lola? Bakit po? Ayaw niyo na po ba kami makasama? Hindi naman yung ayaw ko kayong makasama. Gusto ko kayong isama. Kaya lang, hindi pwede. Hindi ko kayo pwede isasama kasi hindi ko kayo maaalagaan pag isasama ko kayo. Kaya ako na. Lolo, huwag po kayo umalis. Hindi nga pwede yan. Akala ba ninyo madali? Mahal ko kayo. Kayo lamang ang tinuturing kong pamilya, pero kailangan ko umalis. Hindi pwede. Hindi pwede dahil nakakabigat na ako dito. Wala na akong silbi dito, kaya kailangan kong umalis. Ayaw.
So, okay lang kayo? Sabihin nyo nga yung mga tao nyo, please lang. Hindi mo ba nakikilala si San? Sinaktan mo raw at pinagbintangan mo yung shoplifter si Chester. Kilala siya ng lahat dito dahil siya rin ang may-ari ng supermarket na ito. Yaya! Yaya, sumama ka, bilis! Bilisan mo! Tara, Yaya! Wow! Ang cute mo naman para kandal. Halika, pasyal tayo. Walang hiya ka! Hayop ka talaga! Umanda ka! Pag malaman ko may nangyari masama sa anak ko, papakulong kita! Ay, baby! Kaninong baby to?